Ikakabit na natin tong head dahil wala nang singaw. Lalagyan na rin natin ng langis para pag inikot at hindi magasgas pag umandar. Kompleto na itong head. Ayan, so makakabit na natin dito sa block. So mabubuo na natin yung makina. Ang kailangan na lang natin dito is carb tsaka starter. Yun na lang talaga yung inaantay natin para mapa-under to. Pero ngayon, bubuuhin na natin itong makina. Itong head, ikakabit na natin. Kaya dahan-dahan kong sinalpak yung head, munti kang pamabagsakan yung kamay ko. Buti na lang mabilis akong umiwas sa mga taong nagsasabi sa akin na nagmamarunong lang ako. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako magaling. Inaamin ko yan sa sarili ko. Dahil marami pa akong dapat matutunan at madagdagan yung experience ko. Siyempre, itatiming din natin to. Kaya meron nakalagay dito is T. Ibig sabihin yan, yan yung top. So, ito yung arrow niya. Itututok mo siya dito. Ayan, yung may arrow na yan. So, iikot mo siya papunta dito. Nakatap na yan pag nakaturo na dyan. Tapos, doon na tayo magpo-proceed sa... dito sa head. Diyan na natin ilalagay yon. Dapat naka-timing din yon. So, papakita ko sa inyo mamaya. May guhit yun dito. Kabilaan. Yun yung timing niya papunta doon sa baba. Kailangan nakatutok doon sa baba. Tapos, yun nandito. Dapat pantay dito. Kabilaan. Ayan, kabilaan na naka-arrow yun dito. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na arrow. Ayan yung nakikita nyo maliit na yan. So, kabilaan yan. Meron din dito sa kabila. So, ito yung sa kabila. Ayan. So, ayan yung tatandaan nyo. Kung halimbawa is magkabit din kayo ng ganito, yan yung pinaka-timing nya. Yan, nakatutok yan dito. Pati sa kabila. Yan, nakatutok yan. Tapos, kung sa baba is nakatutok din, papunta doon. Sa paglagay ng lock ng rocker arm, so meron siyang mga letra. Ayan, halimbawa ito is letter D. So, hanapin nyo yung letter D dito, dito, or dito. Ayan, katulad ng letter C to. Ito yung letter D, ayun, letter D. So, ibig sabihin, nakalagay yan dyan. Nakaganyan yan, nakasalpak yan dyan. Tapos itong rocker arm, nakapatong yan doon. So, sa pagkabit nyan is hindi kayo maliligaw. Dahil nga, meron na siyang markings. Halimbawa, katulad nito is letter F. So, meron kasing maliit na nakalagay dito. Yun yung letter F. Yan. So, ayun, madali lang magkabit kung tutuusin. Yun nga lang, naging matrabaho lang dahil nga sobrang daming dumi, kalawang, yun yung naging problema natin. Ngayon, buuhin na natin to para antayin na lang natin yung carb. Tapos yung starter is mapapaandar na natin to. Alright. Kaya nilagyan ko na agad ng lock para matesting na natin kung kumakalang ba yung barbula. Bali na timing ko na yan pero kailangan ko pa rin i-double check ba kasi sablay yung pagkagawa. So ayun, lalagyan na natin ng langis. Ito, nilagyan ko na yan kanina bago ko ikabit. Pero lalagyan ulit natin para matesting natin kapag pinaikot na natin. Kailangan kasi lagyan ng langis bago pa ikutin. Pwede na natin paikutin kung okay na ba, kung gumagana na ba yung bulb or okay ba yung pagkakabit natin kung nasa timing. Kung hindi tutukod yung bulb tsaka piston. Kaya sinubukan kong ikut-ikutin kung tutukod ba. So far wala naman, kaya okay yung pagkagawa natin, hindi tumutukod yung barbula. Kaya pinatutukan ko sa malapit ng camera para makita nyo na gumagalaw lahat. Yun kasi yung importante, huwag kang manluloko kaya lagi kang maging tapat. So ayun, nabuo na natin itong makina. So hindi ko na masyado nilinis kasi nga minamadali na rin natin para mapaandar na natin. So ayan o, bala ko sana to pinturahan eh. Pero unahin ko munang paandarin bago natin ayusin o linisin or pinturahan kung dapat pinturahan. So ayan, ito lang yung update ko ngayon, nabuo na natin. Antayin na lang natin yung carb tsaka yung starter. Tapos ayusin na natin yung mga wiring. Kasi yung mga wiring nito is ginatgat na ng mga daga. So ang gagawin natin is ayusin natin yung wiring tsaka natin paanda rin. Abutin na tayo ng dilim. So time check is mag-aalas 6 na. Kaya ititigil na muna natin. So ito lang yung huling na ikabit natin is yung itong pipe, itong radiator. Hindi pa natin na ikakabit kasi nga magdidilim na. So mahirap na gumawa. Kaya bukas na ulit natin pagpapatuloy. So ito lang yung update ko. Kaya salamat sa panonood.
Ingat!